Halos lamunin na ng apoy ang ilang bahay sa Mandaluyong City kaninang hapon. Halos isang oras ang inabot bago naapula ang sunog. Ilang bumbero ang isinugod sa ospital matapos mabagsakan ng pader. 14 na pamilya ang naapektuhan ng sunog. Sa Naga City, sumalpok sa kasalubong na dump truck ang itim na kotseng yan. Ayon sa mga pulis, nakainom ang driver ng kotse. Sugatan siya at ang dalawa niyang sakay. Ligtas naman ang truck driver. Ang matagal nang hinala ng isang senador sa tunay na pagkatao ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, tila nakumpirma ngayon sa findings ng NBI. Nagmatch kasi ang fingerprints ni Guo at ng Chinese national na si Guo Hua Ping. May report si Sandra Aguinaldo. Sina suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Guo Hua Ping, iisang tao lang ayon sa NBI. When we check yung fingerprint ni Guo Hua Ping, Ilin, and compared it with nakinuha noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar. The same, one and the same person. Si Guo Hua Ping, ang Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003. Ipinadala ng NBI sa Senado ang kanilang findings. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two persons, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, walang dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Ayon kay Senadora Riza Ontiveros, patunay ito na si Mayor Guo ay Chinese national na nagpapanggap na Pilipino at nagsisilbi raw tulay para maisagawa ang mga krimeng may kinalaman sa mga pogo. Insulto raw ito sa mga botante sa Bamban at mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Panawagan ni Ontiveros sa Solicitor General, madaliin ang pagsasampa ng co-warranto case laban kay Guo para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Guo sa mga krimen ng kanya umanong pogohab. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, may tuturing na breakthrough ang NBI findings dahil dito mapapabilis daw ang pagsasampa nila ng kaso. Sinusubukan pa makuha ang reaksyon ni Mayor Guo. Nangangamba rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa posibleng pagkasangkot umano ng mga kriminal at triad group mula sa China sa mga pogo hub sa Pilipinas. Tanong ni Ontiveros, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Wala mang binanggit na pangalan, ipinakita naman niya ang larawan ni Mayor Guo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Anybody can visit the president as long as you are a good person. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, hindi ako pa-picture. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo. Kaugnay naman sa alegasyon tungkol sa identity theft, sinabi ng abogado ni Guo na sasagutin nila ito sa tamang forum. Wala pa naman daw ebidensyang ipinipresenta sa ngayon. Giit ni Attorney Stephen David, public trial pa lang ang nangyayari ngayon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inulan ng Batikos at reklamo ang basaan sa Wata Wata Festival sa San Juan nitong June 24. Meron pang inaresto matapos magsaboy ng asido. May report si June Veneracion. Pambabasa sa mga dumaraan. Pati mga pasahero, hindi nakaligtas. At mga pribadong sasakyan. Kaya ang dapat sana ipista ng patron saint ng San Juan na si St. John the Baptist, idola ng batikos at reklamo. Nakapagsaita ako hindi maganda, sa gulat ko rin kasi foul namang magbukas. Pero ayun ko lang na experience yung gano'n eh. Sa kasagsagan ng pista, hindi naman nakapagpigil na gumanti ng isang rider matapos mabasa. Pero ang sinaboy niyang ganti, muriatic acid daw. Muriatic yung ano eh, bawal yun, dapat ilaan yun eh. Tinamaan ng isang nanunood lang. Nilublo ko yung mukha ko buo sa puno ng balde para malaban, mano lang yung
konti, tsaka ang sakit ng mata ko. Medyo iba yung pain, yung panayin ko, sir. Parang medyo wala ako. Inaresto at sinampahan ng reklamong physical injuries ang nagsaboy ng umunoy asido. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang suspect sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid nang mapadaan sa lungsod ng San Juan. Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Ayon sa LGU, napaghandaan naman ang mabuti ang pista pero may mga pasaway daw. Ang mga nanggulo, kabilang ang mga puwersang nagbukas ng sasakyan, hinahanap na raw. Posible silang pagmultahin ng hanggang 5,000 piso. Hinihikayat din ng LGU ang mga naapektuhan na magsampa ng reklamo. Pag-aaralan din daw kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod pang taon. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga ang sinalakay ng mga otoridad ngayong gabi. Dito raw dinala ang ilang nakatakas mula sa Lucky South 99 Pogo sa Porac. Ang isa sa mga villa, inookupa umano ng isa sa mga big boss ng Zunyu One Technology sa Bamban, ang Chinese fugitive na si Huang Ziyang. May isa ring villa na nakitaan ng mga dokumento na nakapangalan kay Zhang Rujin na business partner ni Mayor Alice Guo. Nagsasagawa rin ng welfare check sa mga nakitang dayuhan sa loob ng mga villa. Pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang hiling na extradition o pagbabalik sa Pilipinas kay dating Congressman Arnie Teves. Kinumpirma yan ng Prosecutor General ng Timor-Leste sa Department of Justice. Dahil dito, aarestuhin muli si Teves para i-deport. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na inaasahan na nila ang pagdating ni Teves para harapin ang mga kaso laban sa kanya kaugnay ng pagkakapatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Sa isang text message sa GMA Integrated News, ikinatuwa ni Mayor Janice Degamo ang desisyon ng korte sa Timor-Leste. Pero sabi ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupasio, hindi pa tapos ang laban, kaya hindi pa raw dapat magsaya ang DOJ. Balak rin daw nilang iapela ang desisyon. Tinanggal muna sa pwesto ang 4 na SWAT member na namataan sa isang private event sa Pasig. Yan ay habang nagsasagawa ng investigasyon ng DILG sa insidente na binatikos online. Sa caption, labis ang pasasalamat ng nagpost sa mga kasamang pulis sa larawan at sa isang Ninong Colonel para sa anyay love and protection. Pinuna ng ilang netizen ang umano'y pagraket ng mga pulis sa naturang event. Pero sabi ng Pasig Pulis, iginigiit ng SWAT team na wala silang kasalanan at nasa lehitimong routine patrol daw noon. Inimbitahan lamang daw silang magpa-photo op, bagay na tinitimba ngayon kung may nalabag bang protocol matapos nila itong paunlakan habang naka-duty. Ukol naman sa Ninong Colonel caption, sumulat na raw sa Pasig Pulis ang nag-post nito para humingi ng dispensa sa nangyari. Nakausap ng GMA Integrated News ang nag-post ng mga larawan pero hindi pa raw siya handang magpa-interview at kumukonsulta pa sa abogado. Kahit tinanong ni Pangulong Marcos, hindi raw nagbigay ng rason si Vice President Sara Duterte sa pagbibitiw niya sa gabinete. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NPFLCA. And she said, "Wag na lang natin pag-usapan." So, I did not force the issue. Kaya sabi ng Pangulo, move on na at mag-aanunsyo na ng bagong DepEd Secretary ngayong Linggo. Tugon naman ng Pangulo sa sinabi ng bise na planong tumakbong senador ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte at mga kapatid na sina Mayor Baste at Congressman Paulo, it's a free country. Magkakaalaman lang daw sa filing of candidacy sa Oktubre. Patungkol naman sa pagkaka-acquit kay dating Senador Laila De Lima sa drug cases, sinabi ng Pangulo na maayos na gumagana ang ating hudikatura at investigative services. Pamilya lang na
nawawalang Israeli na boyfriend ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez. Nag-alok ng pabuyang 250,000 pesos sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa. DOH, binabantaya ng dumaraming kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Creator ng mga sikat na games tulad ng League of Legends, Sims at SimCity na sa Pilipinas. Ayon kay Thomas Vu, ang kaka-cellphone pwedeng pagkakitaan at gawing karir. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Meron rin daw kaso sa Pilipinas ng nakamamatay na STSS o Streptococcal Toxic Shock Syndrome na tumama sa halos 1,000 tao sa Japan. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, hindi bago ang bakterya na nagdudulot nito na siya ring dahilan ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Madalang daw ang STSS sa Pilipinas at ang madalas tinatamaan ay mga may diabetes at iba pang comorbidities. Nagsisimula ito sa sugat at maaaring maging sanhi ng malalang skin infection na siyang pumapasok sa dugo. Mataas daw ang porsyento ng mga namamatay dahil mabilis itong kumalat at madalas hindi agad pinapansin ang mga unang sintomas nito. May gamot naman dito. Ang mahalaga, makapagpatingin agad sa doktor para maresetahan. Hindi naman itinuturing na public health concern ng DOH ang STSS. Nahuli ka mang pagkidlat sa Pasukin, Ilocos Norte. Muntik tamaan ng kidlat ang motoristang yan. Napahinto rin ang ibang sasakyan dahil sa kidlat. Tinamaan ang poste at nag-spark kaya nawala ng kuryente sa lugar. Reverse card activated. Dahil ang mga tour organizer na hindi binigyan ng review, siyang nag-rate sa kanilang joiners. Husuan na yan sa report ni Mark Salazar. Meet the joiners, ang backpackers na handang sumama sa mga grupo-grupong gala, ang model daw sa tuktok ng bundok, ang mabilis daw sa trail pero sa gear check fail, at ang sa late ayaw mag-wait. Hindi ito reality show, kundi pakana ng organizers na bukod sa tour na all-in-one, offer nila ang group bardagulan. Sabi ko, oh, pwede, baka pwede naman mag-iwan kayo ng page review sa Batlaya, di ba? Parang masaya naman sila dun sa service namin. Tapos after 2 days, wala pa rin. Wala pa rin mga ano, sabi ko, ay, kayo ang i-review ko. Ang joiner na si Tin, 9 out of 10. Nadulas siya sa bangin, bumangon, nagpagpag, tapos naglabas ng foundation at lipstick. Nakakontour ang face kahit muntik na mamatay. Itong si Otep naman, 8.5. Pogi! Pero sobrang tahimik sa trail. Minsan na nga lang magkwento, bulol pa. 6 out of 10 naman si Noel. 1 month lang sila ng ex niya, pero 7 months na siyang nag-move on after breakup nila. Umaakyat siya every 11th day of the month. At kapag naka-join? Oo. Oh, i-review namin kayo. I-send nyo sa akin yung mga magaganda nyong picture para kahit bardagulan yung sasabihin ko sa inyo, maganda kayo sa review namin. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.